kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Kung hindi lang siguro dinatnan ng samutsaring kontrobersya ang kanyang buhay sa politika, ay baka siguro siya na ang sumunod sa yapak ng kanyang ama na matagal na hinawakan at pinangharian, ang isa sa kung hindi man pinakamayamang lungsod sa buong Pilipinas, ang lungsod ng Makati. Siya, si Jejomar Erwin Sumbilio Binay Jr., umas kilala sa tawag na Junjun Binay. Pangatlo at nag-iisang anak na lalaki ni Nooy Vice President Jejomar Binay, si Junjun ay ipinanganak noong July 12, 1977. Mula 1996 hanggang 2001 ay nag-aral at nagtapos si Junjun sa University of the Philippines Diliman na may Bachelor's of Arts degree in Philippine Studies, Major in Creative Writing and Public Administration. Meron din siyang Master's degree in Public Administration sa UP National College for Public Administration and Governance. Bata pa lang si Junjun ay hinubog na ng kanyang ama ang kanyang kakayahan sa politika dahil siguro'y nakikita na nitong balang araw si Junjun ay mamamayagpag sa larangan ng politika. Mula 1992 hanggang 2001 ay naging sangguniang kabataan president si Junjun Binay hanggang sa ito'y maging konsehal ng Makati sa loob ng tatlong termino. Bilang konsehal ay hawak ni Junjun ang posisyong Chairman of the Committee of Rules, Legal Matters and Ethics in the Committee on Education, Arts and Sciences at tatlong iba pang karagdagang mga komite dahil sa pinagbabawal ng konstitusyon na tumakbo para sa pang-apat na termino sa pagkakonsehal, kung kaya pinasok na ni Junjun ang pagiging mayor ng Makati noong 2010. Kasama ni Junjun bilang Vice Mayor ang sikat na mga awit noong dekada 70 ang nasirang si Rico J. Puno. Nilampaso ni Junjun ng malaking abansi sa butuhan ang naging katunggali nitong si Vice Mayor Ernesto Mercado. May 13, 2013, muli na namang nilampaso ni Junjun sa butuhan ang katunggali nitong nagtangkang kalabanin siya sa pagka-alkalde na si Rene Bundal. Landslide victory ang natikman ni Junjun sa kanyang pangalawang termino bilang mayor ng Makati City. Sa kasagsagan ng pangalawang termino ni Junjun bilang alkalde ng Makati City ay dito na siya inulan ng patikos at hinalungkat ang kanyang mga ginawang desisyon sa kanyang pamamalakad. Korupsyon, malaking korupsyon ang ibinabato ng kanyang mga kalabang nagrereklamo dahil umano sa mga overpriced na proyekto nito. Ito ang ilan sa mga akusasyon ng mga nagrereklamo laban sa pamamalakad ni Junjun Binay. 300% ang naging bukol ng taong bayan ng Makati. Dagdag pa po dyan, karamihan pong ginamit na pera sa pagpapatayo ng building na po yan ay galing po sa utang. Kaya po, 2 bukol po ang inabot namin dyan sa Makati. Lahat po ng kanilang mga pangunahing infrastruktura ay nadaan po sa mga chap-chap at mga utang sa land bank. Kaya po ngayon ang Makati, pwede nyo pong tawaging chap-chap capital of the Philippines. Without differentiation, it is comparing apples and oranges. We pointed this out to show the unreliability of using these statistics to allege overpricing. Nang makontempt sa Senado si Junjun, ay inaresto ito. Pero nagmatigas si Junjun dahil ayaw na niyang humarap sa Senado sa ikalawang pagkakataon. Mas gugustuhin niya na lamang anya na siya'y makulong at palayain kesa dadalo pa sa ikalawang Senate hearing, kung kaya't kinakailangan na itong bitbitin papasok ng Senado. Hindi basta-basta ang mga nakaantabay ng mga abogadong handang ipagtanggol si Junjun laban sa mga akusasyon sa kanya. Nariyan ang presensya ni na dating Senador Joker Arroyo at Attorney Rene Sagisag. Pinaliwanag ni Junjun kung bakit siya nagmatigas at ayaw dumalo sa pangalawang hearing na ito. Ako po ay humarap na po dito sa Senado. Nung unang hearing, ang lahat naman po ng hiningi ng Senado sa city government
kung ito po ay nasa aming possession, ito naman po ay biniligay naman po namin. Kung kaya wala na pong dahilan para humarap pa po ako dito sa hearing po na ito. Nasabi ko na po lahat ng dapat kong sabihin at kaya nga po inuubos ko po ang proceedings na ito. Kung kaya I would like to respectfully manifest, Mr. Chairman, that I will no longer participate in the ongoing proceedings. Respectfully, Mr. Chairman, I was advised not to attend the hearing. That is why we were firm that the order of arrest states that I be detained in the Senate Sergeant Arms because I'm not willing to participate, Mr. Chair. Hindi na nagawa pa ng Senado nag-isahin si Junjun sa pangalawang pagkakataon dahil sa hinayaan na lamang nila itong makaalis matapos itong magdesisyong hindi na sagutin ng mga katanungang ibabato pa sana sa kanya. The order of arrest having been satisfied, the mayor is already right before us. His manifestation is noted. And yeah, I think the mayor, since we will respect your request that you not be asked questions anymore, you lose your chance to give us your inputs on this subject matter, you are free to go. February 19, 2016, kinasuhan ng Office of the Ombudsman si Junjun kasama ng 20 iba pang mga empleyado dahil sa graft and falsification of documents kaugnay sa konstruksyon ng Makati Hall Building 2, May 28, 2019. Guilty ng serious dishonesty, grave misconduct, at conduct prejudicial to the best interest of the service ang hatol ng Philippine Court of Appeals kay Junjun, kung kaya't hindi na ito pwedeng kumandidato pa. 2019 din nang tinalo si Junjun ng kanyang ating si Abby Binay sa pagkaalkalde. Matindi rin ang naging bangaya ng dalawa nang sila'y magpang-abot sa iisang okasyon kung saan ay nakatingin lamang sa kanila ang kanilang amang si Jejumar. Pero wala man lang itong nagawa. Malayo pa sanang narating ng political career ni Junjun kung hindi lang nagkandaletse-letse ang mga nagawa nito. Hindi na naabot pa ni Junjun ang pangarap sanang political career niya ng kanyang ama na humubog sa kanya. Sa tingin mo ba'y makakabangon pa at makakabawi sa kanyang nadurog na political career si Junjun Binay? Gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.